Hi, welcome back mga katoto. So, naranasan niyo na ba na magkaroon ng leak? O kaya mga tagas yung mga tubo niyo, yung water system niyo sa bahay? Naranasan niyo na at wala kayong matabong tubero? So, gawin natin to DIY kung paano magkabit at mag-install ng PE valve or PE connectors or tinatawag natin polyethylene connectors. So guys, kung gusto nyo, mga katoto, matutunan, bago tayo magsimula, paki-subscribe muna, paki-like, at hit the notification bell. Also, comment down below sa mga nais nyong itanong. So, sasagutin natin, ituturo natin sa inyo yan sa mga susunod na video. Samahan nyo ako, tuturo ko na sa inyo paano gawin yung bagay na to. Tara! Okay, so ano ba ibig sabihin ng HDPE-T or tinatawag nating PET or yung PE connectors? Ibig sabihin po nito ay High Density Polyethylene T. Karaniwan, ginagamit ito para sa mga industrial or residential water system, sewerage at saka marami pang iba. So, bago yan, dapat malaman muna natin kung ano yung mga parte nito or yung component. So, yung body, itong buong tin na to, kung nakita nyo ito yung tinatawag na body, at yung pangalawa is yung cover or yung tinatawag nating locking nut. Ito yon yung pinihit natin palabas. At yung nasa loob nito na kumakapit, sa salit ng kumakapit, ibig sabihin, clincher. No, parang laban ni Manny Pacquiao. Okay, follower at yung o-ring yung pinakamahalaga. So, yung mga limang parte na ito ay may mga mahalagang gawain o para maging leak-free yung connection natin para sa ating mga PE pipe. So, dapat malaman natin, pakita natin sa inyo isa-isa. Una muna, body. Itong letter T na ito, kung mapapansin nyo, may threaded. Threaded siya at may hub sa loob or yung sanggaan or yung sandalan ng mga pipe na ipapasok natin. O pinaka-stopper niya dun sa loob. Dapat ganun. At lagi nyo tandaan, yung sasangga sa kanya doon is yung follower. Follower is a flange type. Yung o-ring naman yung nasa gitna nila. At yung clincher, yung pang-apat sa parte na yon. O yung hard plastic slotted, may ipin siya sa loob. Kasi ito yung kumakapit sa pipe. Pang-last is yung locking nut or cover. Meron siyang thread sa loob at meron ding hub. Tinatawag rin ito ng iba na compressor or compressor. Siyang nagko-compress. So, tuturo ko sa inyo kung paano ikabit. Una muna, ipasok natin yung cover doon sa may pipe. Pangalawa, yung ating clincher. Ipapasok natin yan dun sa loob. Papansin nyo, may mga slotted yan. So, hihigpit. Habang hinihigpitan, lalong kumakapit. Okay, pangatlo, yung tinatawag nating follower or yung parang flange type. So, ang trabaho nyan is iipitin nyan naman itong o-ring na to. Pasok natin yung o-ring yan. Tapos ipit ina natin siya sa loob. So, aim and fit the PET into the PE5. Okay, so ipitan lang natin yan. Mahalaga pumasok na yung o-ring dun sa pagitan ng PET at PE5. So itutulak siya ng ating follower. At yung clincher naman, habang tinutulak siya, siya naman yung kumakapit dun sa pipe. So medyo dapat fit na fit talaga to. Kaya minsan medyo mahirap ipasok. Pero pag natapos mo naman yan, sigurado namang leak free ang inyong mga connection. So kung nahihirapan kayo, pwedeng tumigil muna, iatas muna natin yan, tapos i-fit in na naman, i-fit in ulit natin. So ganyan lang. So huwag kayo susuko. Simula mahirap, pero hanggang sa dulo, yon. Kailangan pasok na pasok para fit na fit. Okay, so nakagat na siya ng ating mga thread. So, umihigpit na pa ito. Ganun lang po, napakasimple lang ng gagawin. Kapag nahihirapan kayo, tandaan nyo, pahinga muna. Pagkatapos, i-fit in ulit at huwag susuko. At may kita nyo, tapos. Okay, so pwede rin nyong ikabit ito dito sa dulo na to. At sa kabila, pwede nyong ikabit din. So, ganun lang kasimple, mga katoto. Nagawa mo na yung leak nyo, natapos nyo na,
ikakabit dito yung kabila, kabila din man dito sa kabila. Okay? So, tapos na, nagawa nyo na. Go na tayo ngayon. Pakita ko sa inyo kung paano naman mag-dismander or magtanggal. Kunwari, meron na kayong ganito at nagkaroon naman kayo ng leak, magkakabit na kayo na. Ang pinakamaganda rito is napaka-convenient niya. Pwede kayong magpalit ng mga pipe. So, i-unscrew lang natin to. Counterclockwise para ma-disengage natin ang pipe. Okay. So, kung papansin ninyo, itong pipe na to, meron na siyang pinagkagatan nung clincher o yung taga-akap. So, tatanggalin nyo lang yan. Ganyan. I-unscrew nyo. Disengage the PE5 from the PET. And then, secure all parts including the o-ring kasi pwede natin gamitin itong spare kung meron man tayong masira na mga PET sa mga susunod na panahon. Ito yung loob niya, no? O, habang iniikpit, halong sumisikip, lalong kumakapit. Ito naman, habang tinutulak nyo, lalo niyang kinukompress or pinapalaki or pinapamaga yung o-ring. Lagyan natin yung pipe para makita nyo. So, ganyan ang pinaka-itsura niyan. O, tanggalin na natin kasi hindi naman talaga siya fit in dyan kasi medya yan. Okay. So, ganun lang po, mga katoto, kasimple kung paano magkabit ng PET at PE5. Okay. So, ganun lang ulit. So, kung may natutunan kayo at naintindihan nyo, okay. So, ganun lang kasimple. Sandali lang, di ba? So, mga katoto, kung natutunan nyo at naintindihan nyo at natuwa naman kayo sa video na to, pakishare naman sa ating mga kasama, kaibigan, yung video na to, yung channel na to, para marami silang matutunan din. So hanggang sa muli, tandaan, sharing is caring. Bye!